dapat sa kaninuman. Ulit yung lalaking lumapit kay Jesus. Hindi naman niya kailangan ng kayamanan. Alam niyo, kailangan niya buhay na walang hanggan. Baka may mga tao sa paligid natin, o malakas na, maraming pera, may negosyo, may trabaho, may buhay na walang hanggan ba? Dapat makita mo rin yun. Ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Magkakaroon ka ng confidence that you can always come to God because God remembers you. God never forgets you. Amen po ba? Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahal. Ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. A blessed night sa bawat isa po sa atin. I believe na we have received so much blessing throughout the day. Yung tayo po ay nagising at nakasama po natin ang ating mga mahal sa buhay, nakapagtrabaho, at umabot po tayo sa oras na ito. Ito na po ay isang malikhang pagpapala mula sa ating Panginoon. So if you are blessed throughout the day, pwede po bang pakitype niyo po sa ating mga comment box ang salitang I am blessed. Then do not forget to continue to share, tag, and mention the name of your friends para po sila ay ating po makasama sa ating prayer meeting tonight. So ngayon po, tayo po ay mananalangin, hindi lang po para sa ating mga sarili, kundi tayo rin po ay magagamit ng Panginoon to pray for our nation, to pray for our government, and to pray for other people. So tayo po ngayon ay magpasimula po sa isang panalangin.
Panginoon, maraming pong salamat sa kalayaan na kami po ay nakakalapit sa iyo. Kalayaan, Panginoon, sa iyong biyaya na kami po ay maaring manalangin at magkaroon ng pananampalataya that as we come before you will continue to answer all our prayers. We acknowledge that you are a powerful God, a miracle-working God. You are a God who answers all our prayers. Hayaan niyo po sa gabing ito magpakumbaba ang bawat isa sa amin. Inaamin namin, kinikilala namin, Panginoon, na kami po ay nagkasala sa iyong harapan. Patawarin mo po kami at bigyan kami ng isang bagong puso. Puso, Panginoon, na magsasamba sa iyo. Hayaan mo na ang pusong ito, ang buhay na ito, ay magbigay ng pinakamataas sa pagsamba sa iyo. Marami pong salamat. Hinihiling po namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu sa simula hanggang sa matapos ang aming gawain. Maging Lord, ang iyong presensya ay maranasan ng iyong mga anak na makakasama sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang aming pastor na gagamitin mo po para sa iyong salita. Continue, Lord, to speak for him at maging Lord, ang mga makakasama namin na mananalangin. Patuloy, Lord, na patnubayan mo kami at ang bawat tahanan, bawat pamilya na nakaisa sa panalangin ito. Patuloy nga po, ikaw ang patuloy na magpala sa bawat isa. We thank you, we honor you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So praise God. So sa gabi pong ito, tayo po ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang pinakamainam na pagpupuri sa ating Diyos. Hawak mo, hawak mo.
Praise God. So tunay nga po na wala tayong dapat ikatakot, ipangamba dahil hawak po ng Diyos ang ating mga buhay. So ngayon po tayo po ay dadako sa sama-samang pananalangin. Tayo po ay magkaisa sa panalangin. At ngayong gabi po ay pangunahan po tayo ni Kuya Donnie para po ipanalangin ang ating pong bansa. Inaanyahan ko po ang bawat isa na dumako po sa diwa ng panalangin. Abba Father, as a nation, patuloy po kami na nagpapakumbaba sa inyong banal na paanan at nilalapit po ang bansang Pilipinas. Panginoon, nilalapit ko po ang aming Pangulo, Rodrigo Duterte. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng malusog na pangangatawan, karunungan at katalinuhan sa pangunguna po sa bansang Pilipinas. Naniniwala po ako na ginagabayan mo siya at ang kanyang pamilya, Panginoon. Nilalapit ko din po, Lord, ang mga senador, ang IATF at lahat po ng bumubuo sa aming pamahalaan. Palakasin mo po sila, Panginoon, at bigyan po ng karunungan. Ganun din po ang bawat individual sa bansang ito sa pagharap po namin sa pagsubok as a nation. Father God, in your hands, we entrust our nation at pinagpala po ang bansang ang Diyos ay ang Panginoon. Amen. Patuloy po tayong manalangin at ipanalangin po natin ang ating government. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Panginoon, patuloy nga po, Lord, na inalalapit po namin sa inyo ang aming gobyerno. Magmula sa aming national government from our President Rodrigo Duterte, Panginoon. Patuloy, O Lord, na pagpalain niyo po siya, ingatan niyo po siya, give him the physical strength, mental, Panginoon, and spiritual, Panginoon. We pray na sa lahat po na kanyang magiging plano, ito po ay ayon sa inyong kalooban at inyong kagustuhan, Panginoon. Ngayon din po sa aming Vice President Lenny Robredo, continue to strengthen her, give her the wisdom, the knowledge, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Patuloy, Lord, sa buhay ng aming presidente at aming vice presidente. We pray, Panginoon, na magkaroon sila ng isang vision, Panginoon, isang hangarin, Panginoon, para sa paglago po, Panginoon, na aming gobyerno. We pray also for our cabinet members, Panginoon. Patuloy, Lord, give them the wisdom, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Higit lalo, Panginoon, sa kanilang pagpaplano, Panginoon. Ito ay para sa kabutihan, Panginoon, ng aming gobyerno. We also pray, Lord, for our local government, from our local officials, Panginoon. We pray, Panginoon, sa lahat ng kanilang nasasakupan. Patuloy, O Lord, na i-guide niyo po sila. Bigyan niyo po sila, Lord, ng wisdom, Panginoon, sa kanilang pagpaplano. Lalo na ngayon, Panginoon, for the distribution, Panginoon, ng ayuda. We pray, Panginoon, po na higit na mas maabot ng ayudang ito, Panginoon, yung mga Pilipino na nangangailangan, Panginoon, ng tulong. Kaya, Lord, alam namin, Panginoon, na nasa amin yung plano, pero ang katagumpayan pong ito ay nagmumula sa inyo. We review ang corruption, Panginoon, sa aming government, and we declare lordship and blessings po. This is our prayer, Lord, for our government. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, patuloy po tayong manalangin para sa ating mga frontliners at COVID patients. Panginoon, we come into your presence right now. We humble down ourselves. Lord, we continue to acknowledge that you are our healer and our protector. Nilalapit po namin sa iyo ang aming mga frontliners, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Lord, yung mga doctors, yung mga nurse, Panginoon. We pray, Lord, for your protection sa kanilang pangangatawan. Lord, patuloy nga na lahat, Panginoon, ng kanilang gagawin, Lord, yung mga pasyente na kanilang ginagamot, Panginoon, let there be power, O God, let there be healing, Panginoon, sa bawat galaw ng kanilang mga kamay, O God. At Lord, we pray sa mga hospitals, Panginoon, na nawawalan, Panginoon, ng mga pwesto, Lord, yung mga COVID patients. We pray, Lord, na ikaw po yung mag-address ng problema na ito, Lord. We know that our nation, Panginoon, ay patuloy mong gagabayan at iingatan, Panginoon, sa mga problemang ito at ikaw, Lord, yung magsosolve nito. Lord, we also pray sa mga pamilya ng mga frontliners, Panginoon. We pray, Lord, na ang kanilang mga pamilya ay protektahan mo rin. Lord, kung ano man yung virus na nakukuha ng mga frontliners sa kanilang pagtatrabaho, manggagamot, Lord, ito nga po ay we pray na hindi ito makuha ng kanilang mga pamilya na inuuwian, Panginoon. At Lord, we pray for your comfort, Panginoon. We pray for all the COVID patients. We pray for your comfort, Panginoon, sa kanilang mga isipan. Let there be peace of mind, Panginoon. Alisin mo, Lord, yung takot, yung mga worries at pangamba, Panginoon, na kanilang nararamdaman. And we continue to pray for your healing, O God.
Lord, naniniwala kami na hindi mo kalooban na kami ay manatili sa karamdaman, Panginoon. Marami pong salamat. We also pray for the family of the patients, Lord, na magkaroon din sila ng peace of mind, Panginoon, at magtiwala silang lahat sa iyo, Lord. Nilalapit din namin sa iyo ang aming vaccine na naniniwala kami, Lord, na sa iyo pa rin po ang kagalingan, Panginoon. Lord, itong vaccine na to ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Ano mo yung nakikita mong problema, Lord, sa mga nangyayaring vaccination ngayon, ikaw po yung magsasaayos nito. At ang vaccine na ito, Lord, ang magiging instrument mo to really bring your healing sa bansang Pilipinas. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, ngayon po patuloy po tayo manalangin para po sa ating church. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga oras na ito. Nilalapit po namin sa iyo ang aming church. Patuloy nga po, Panginoon, na gamitin ninyo ang aming church para po maabot pa ang maraming kaluluwa. Lord, nilalapit po namin sa iyo ang lahat ng aming gawain magmula po sa aming Sunday service, Lord, sa aming Our Daily Bread, prayer meeting every Tuesday and Thursday, Lord, maging sa aming 288 mentoring, Lord, lahat po ng aming equipping classes, Lord, our Young Professionals Fellowship, Couples Fellowship, our Christian Community Pantry, Lord, maging ang lahat po ng cell group. Lord, patuloy nga po, Panginoon, na samahan po ninyo kami sa lahat ng gawain na ito. Nilalapit din po namin sa iyo ang bawat membro ng aming church. Lord, magmula po sa aming mga pastor, Pastor Kim and Pastor Pia. Lord, sa bawat primary leaders, sa bawat cell leaders, Lord, sa lahat po ng workers at sa lahat po ng membro ng aming church at sa pamilya po ng bawat isa. Lord, continue to unite us and may you continue to use our life for your greater glory. Lord, we continue to declare your lordship in our church. Lord, keep the vision alive in our hearts, especially during this time of pandemic. Lord, ito po ang aming dalangin. We give you the glory, the praises, and the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, manatili po tayo sa diwa ng pananalangin. Ipanalangin po natin ang ating mga pamilya. Lord, we thank you for all the families. Tunay nga, Panginoon, that family is a blessing from you. Lord, we pray for the unity of all the families. We are asking, Lord, for your guidance and provision sa lahat ng mga pamilya. Patuloy, Panginoon, na inilalapit din namin sa iyo ang lahat ng mga tatay sa pamilya. Continue, Lord, to strengthen them. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo sila ng kalakasan upang patuloy nilang mapamanuan ng maayos ang kanilang mga pamilya. Lord, inilalapit din po namin sa iyo ang lahat ng mga nanay. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo sila ng kahinaunan. Punuin mo sila, Panginoon, ng pagmamahal at patuloy na ikaw ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Lord, patuloy na inilalapit po namin sa iyo ang lahat ng mga anak na nagtatrabaho at patuloy na tumutulong sa kanilang mga pamilya. Lord, continue na ingatan mo po sila every time na sila ay nagtatrabaho. Gayon din, Panginoon, yung mga anak na nag-aaral. Patuloy, Lord, na bigyan mo sila ng knowledge and wisdom at manatili ang desire sa kanilang mga puso na sila ay makatapos ng pag-aaral. Muli, nagpapasalamat kami, Panginoon, at naniniwala kami na ikaw ang patuloy na magbibigay ng pagpapala at kaligtasan sa lahat ng mga pamilya. Thank you, Lord, and this is what we pray. Amen and amen. Amen. So, praise God. Tunay nga po na maraming salamat sa bawat isa po sa atin na nakiisa sa ating pong panalangin sa gabi pong ito. Tunay nga po, naniniwala tayo that by faith and by our united prayer, God answered our prayers tonight. So ngayon po, tayo naman po ay magamit ng Panginoon ang ating pong buhay upang tayo po ay magbigay ng ating pong papuri sa ating Diyos. Patuloy nga po na tayo po ay umawit para po sa ating Panginoon. Amen! Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Inaanyayahan ko nga po ang bawat isa na tumayo sa kanilang mga lugar ngayon at sama-sama tayo magpuri sa ating Panginoon. Atin pong ipalakpak ang ating mga kamay. Hallelujah! We thank you, O Lord! We will continue to celebrate tonight, Jesus! Hallelujah! More than I could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than a thousand days in the world. So blessed, I can contain.
the Lord. Hallelujah. Minsan pa nga awitin natin to sa ating Panginoon. More than I could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than a thousand days in the world. So blessed, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love told me to live now. You are more than enough for me. Yes, you're more than enough, oh God. Lord, you're more than enough for me. Yes, oh God. Everyone, here's how we can give up. Step 1, coordinate. Step 2, cash transfer. Step 3, communicate. Coordinate with your cell leaders or network leaders the amount and how will you be able to give it. Your cell leader will ensure that the amount you gave is well reported and accounted for. Step 2, we have 4 different options to cash transfer. 1. Online bank transfer. 2. Drop by to our church. 3. Collection per barangay. And 4. Personal safekeeping. For online bank transfer or deposit the amount to any of the following platforms: BDO, BPI, Metrobank, or GCash. You may also drop by to our church if allowed to do so. Just secure your tithes and offering in an envelope containing the following details. Then go to our church building and drop it to the box provided in the finance office. Alternatively, if you cannot go to church, we have collection per barangay. Just inform your cell leader and they will coordinate with our finance team for the pickup schedule and details. The 4th option is personal safekeeping. Prepare your tithes and offering. Just keep it for now, then give it later once the 3 previous options are already doable for you. Step 3. Do not forget to communicate proof and details of your transaction to your cell leader and to Sister Regine Ulang for your tithes. Again, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Happy giving! Praise God. So tayo po ngayon ay dadako sa panalangin po sa ating pong mga kaloob. Naniniwala po ako na nung tayo po ay nagbigay, tayo po ay mga nakangiti. So patuloy po natin inform ating pong mga sa leaders para po sa ating offering. So let us pray for our offering. Father God, we acknowledge that ang lahat po ng meron po kami, ito po ay mula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. And we would like to honor you
sa pamamagitan po ng aming pagbibigay para po sa aming mga kaloob. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming tinatangkilik, ang lahat ng gawa ng aming mga kamay. At tunay nga po, Lord, na ang pagpapalang ito ay patuloy naming maranasan, lalong-lalo na, Panginoon, sa bawat isa sa amin na nagiging tapat sa pagbibigay sa iyo. Patuloy, Lord, na tugunin mo rin, abutin mo ang lahat ng aming mga pangailangan, higit pa, Panginoon, sa kaya naming isipin. Salamat, O Diyos, at nananampalataya po kami na gayon din po ang pag-abot mo sa pangailangan ng aming iglesia para po sa aming church lot and church building. Lord, we also declare blessings sa lahat po ng aming mga leaders mula po sa Door of Faith National, G12 leaders, sa buhay po ng aming pastor. Lord, we also pray for your blessing, for your guidance para po sa aming ginagawang church consolidation sa patuloy po namin pagbabahagi ng iyong salita at tinatanggap na po namin, Panginoon, ang financial breakthrough in every families, in every home, in everyone who's working, O God, and most especially in our church. We give you all the glory and all the praises in Jesus' name. Amen. So ngayon po ay ating pong let us take time to listen para po sa ating pong mga announcement. So una po, meron po tayong 288 gathering on Saturday. Ito po ay magsisimula ng 7 p.m. So we are encouraging everyone, lahat po ng mga nasa 144 level, let us join para po sa ating mentoring na ito. So on Sunday, we will have our couples fellowship. So itutuloy po yung ating pong series na tinatawag na Home Improvement. So sana po sa lahat po ng mga mag-asawa, may asawa, tayo po ay dumalo po. Ito po ay gaganapin ng 10:30 a.m. after po ng ating morning service. So every day din po, nagkakaroon po tayo ng Our Daily Bread 12 to 12:15. Ang bawat isa po ay in-encourage na dumalo dahil ang ating po mga prayer requests ay isinasama po sa ating pong Our Daily Bread. And of course, every Sunday, mga kapatid, dalawa po ang ating gawain. Meron po tayong 9 a.m. in the morning. And at the same time, meron po tayong 4 p.m. in the afternoon. So on Sunday, it's our first Sunday ng month of May. So tayo po ay maghanda po ng ating pong Santa Cena. Okay? At the same time po, magkakaroon po tayo ng graduation para po sa ating mga equipping students. Ito po ay sa Friday na po. So this would be at 6:30 p.m. So magkita-kita po tayo lahat po ng mga estudyante, mga teachers, mga leaders po ninyo, invite nyo po para ma-witness po yung ating virtual graduation. So congratulations in advance sa lahat po ng mga ga-graduate. Para naman po sa ating pong anniversary, it would be on May 30, so last Sunday po ng May. Marami po tayong gagawin dyan, so kindly coordinate with all the cell leaders dahil po lahat po tayo ay involved, lahat po tayo ay pwede pong mag-join. Okay? So yung ating pong gagawin na community Christian Community Pantry, ito po ay i-divert natin sa tinatawag po nating Help and Bless. So we will just continue to coordinate with your cell leaders sa ating pong gagawin na ating Help and Bless. So marami pong salamat sa bawat isa po sa atin. At tunay nga po sa gabing ito, ihanda po natin ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Let us all be excited. Let us all be expectant and be empowered by the Word of God. Let us welcome our pastor, Reverend Kim S. Triantada. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. My name is Pastor Kim. Welcome po sa ating online prayer meeting. I'm so happy na kayo po ay laging nakakasama sa ating online prayer meeting. So let us all be excited, be expectant, and always ready to be empowered by the Word of God and be blessed. So tayo po ay magbigay ng mga papuri at parangal sa ating Panginoon. Tandaan po natin na mahalaga na alam mong ikaw ay kasali dito. Kasama ka dito at kaisa ka dito. So makiisa po tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya pwede nating gamitin ang makapag-type sa comment ng mga papuri at pasasalamat sa Panginoon. Position yourself where God can bless you. Ilagay mo talaga yung sarili mo. Huwag ka lang basta humiga dyan, kapatid. Alam ko, nasa bahay tayo, nakakapagparelax yan. Pero tandaan po natin, huwag lang natin isipin nasa bahay tayo. Ang isipin po natin, nasa gawain tayo ng Panginoon. And God is watching us. And He is always ready to bless us, mga kapatid. So you need to position yourself where God can bless you. Okay? So kaya maging active tayo, mag-engage tayo,
mag-participate tayo at laging maging handa tayo sa pangungusap po ng Panginoon. Huwag lang tayo basta manood, no? Sapagkat naniniwala ko ang Diyos ay naroon sa mga anak niya na may papuri, pagsamba, and so excited and expectant sa pagkilos po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, engage tayo, mga kapatid. Okay? So, kaya pwede kang mag-type ng mga pasasalamat at papuri mo sa Panginoon kung talagang nakakikita at nararamdaman mong nabe-bless ka. Ha? Engage tayo, mga kapatid. At pagkatapos naman ay pwede ka mag-type ng amen kung sumasang-ayon ka naman sa aking mga sinasabi at yung naririnig mula sa salita ng Diyos. At pagkatapos ng gawain, kung nakalimutan mong i-share itong ating online prayer meeting, maaari mo itong i-share after this service. Okay, i-share mo to sa mga mahal mo sa buhay, kaibigan, at alam mong mga taong nangangailangang makapakinig ng salita ng Diyos. So matapos tayong pagpalain, maging pagpapala naman po tayo sa iba. Okay? So, akin pong sisimulan ngayon ang isang series entitled Living a Life of Faith. Sapagkat nakikita ko po sa ating sitwasyon at panahon ngayon, naniniwala po ako na ito ang magbibigay sa atin ng susi. Hindi lang makasurvive, kundi kahit sa ganitong sitwasyon, patuloy pa rin nating maranasan yung talagang buhay na kalooban at inilaan ng Diyos sa kanyang mga anak, sa mga nananampalataya sa kanya. This will be the key for your success and victory in spite of this situation. So sisimulan ko po sa isang title na Live by Faith, ang pamumuhay sa pananampalataya. Hebrews chapter 10 verse 38. But my righteous one will live by faith, and if he turns back, my soul will take no pleasure in him. Sa Tagalog po, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung siya ay tumalikod, hindi malulugod ang aking kaluluwa sa kanya. Pansinin po natin dito kung gaano kahalaga na tayong mga pinuturing na righteous o matuwid but not perfect. Ibig lang sabihin tayong mga minahal, pinatawad ng Diyos, iniligtas ng Diyos, pinagkalooban ng kanyang biyaya, awa, pagmamahal, kabutihan, na tayo ngayon ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo ay nabubuhay ayon sa buhay na nais ng Diyos. Tayo po yung tinatawag na matuwid. Ibig sabihin, lumalakad po tayo ngayon sa matuwid na pamumuhay, hindi na sa dating pamumuhay. So kapag tayo ay lumalakad sa matuwid na pamumuhay, kung tayo po ay lumalakad na sa kalooban ng Diyos, though we're still not perfect, mga kapatid, pero ang nilalakaran na natin, ang direksyon na ng buhay natin ay yung kalooban talaga ng Diyos, yung nais ng Diyos sa buhay natin, tayo po ay tinatawag ng mga righteous at matuwid, pero hindi perfecto. So yung mga lumalakad, nabubuhay, ayon na sa kalooban ng Diyos, yung gusto niya nang masunod ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, ang sabi po rito, mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. If you are walking in the will of God, brothers and sisters, you need to live by faith. Kung gusto mong mangyari ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo, you need to live by faith. Kung gusto mo makagawa ang Diyos sa buhay mo kahit himala, you need to live by faith. At ang sabi po diyan, at kung siya ay tumalikod, yung matapos po tayong manumbalik sa Diyos, yung matapos po tayong mabuhay, lumalakad na sa kalooban ng Diyos, at dahil sa mga problema at pagsubok o anumang mga kadahilanan, ay tumalikod po tayo, mga kapatid. Ang sabi po diyan, hindi po tayo kalulugdan ng Diyos. So as Christians, we are to live a life of faith. So ang bawat isa sa atin ay dapat merong personal na pananampalataya sa Diyos. Alam niyo, hindi po natin po pwedeng iasa ito sa iba.
hindi po natin pwedeng idepende ang ating pananampalataya sa iba. Hindi nyo po pwedeng idepende ang inyong pananampalataya sa akin bilang inyong pastor. Hindi nyo po pwedeng idepende ang inyong pananampalataya sa Diyos sa inyong leader o sa inyong mga disciples o sa mga kapatiran o sa mga Christians. Personal po ang ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang ating relasyon sa Diyos ay personal. Kaya kung may nakikita man tayong tumatalikod na mga kapatiran natin, ay hindi ibig sabihin tayo ay tatalikod din. Mas dapat pa nga, mga kapatiran, na tayo ay magpatuloy. Kung meron man tayong nakikita mga kapatiran na tumatalikod sa kanilang pamumuhay bilang anak ng Diyos at nawawala na po sa pananampalataya sa Diyos. Kaya mahalaga na talagang ikaw mismo, personal kang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at paglago sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya kahit ano mga problema, pagsubok, o sino man na makikita natin na parang hinahatak din tayo na tumalikod sa pananampalataya, ay hindi po iyan ang mangyayari. Magkos, tayo ay patuloy na magtatagumpay at magsisilbing halimbawa sa kanila para nang sa ganoon ay maibalik pa natin sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. So as Christians, we are to live a life of faith that leads to a life of obedience sa pagsunod, mga kapatid. In Hebrews chapter 11 verse 8, sa aklat po ng Hebreo, kabanata 11, talatang 8. Ito pong nakasulat. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Abraham na tinawag ng Diyos ay sumunod at nagtungo sa isang dako na malapit na niyang tanggapin bilang pamana. Bagamat hindi niya alam kung saan siya patungo, lumabas siya. So pansinin po natin ito, mga kapatid, when Abraham was called, he took a step of faith and left his comfort zone. Comfort zone. Katulad po ngayon, mga kapatid, sa ating sitwasyon dahil sa pandemic, dahil sa virus na ito, mga kapatid, lahat tayo ay nangawala sa ating mga comfort zone. Mga nakasanayan natin. Mga gawain nating sanay na tayo, alam na natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pero ngayon, nawala po tayo sa ating tinatawag na comfort zone. Kaya naniniwala ako, mga kapatid, if we're going to learn to live by faith, kahit po tayo ay mawala sa ating comfort zone, ito po ay magdudulot pa rin sa atin ng malapit na relasyon sa Diyos. At dahil doon tayo po ay magtatagumpay pa rin. So, ika nga, ang paglago natin sa totoo lang, mga kapatid, ay wala sa ating comfort zone. Ang paglago natin, mga kapatid, ay doon sa ating outside comfort zone. Kaya minsan, inaalis po tayo talaga ng Diyos sa ating comfort zone. But you must learn to live by faith. Si Abraham po ay sumunod kahit hindi niya alam kung saan siya patungo. Para sa atin, mahirap po yun, ano? Yung ikaw ay pupunta sa isang lugar na hindi mo alam. Pero sa kabila nun, dahil si Abraham, sabi po, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagawang sumunod ni Abraham sa Diyos kahit hindi niya alam kung saan siya patungo. Sa ating sitwasyon ngayon, mga kapatid, we're still in uncertainties. Walang katiyakan. Kailan matatapos? Saan patungo itong ating kalalagayan ngayon, mga kapatid? But when we learn to live by faith, mga kapatid, kapag natutunan natin at kapag tayo ay talagang nabubuhay sa pananampalataya, magagawa po nating magpatuloy sapagkat alam nating
ang pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos. At Diyos mismo ang nagsasalita sa atin. Naalala ko si Pedro nung walang huli at pinabalik siya ng Panginoong Jesucristo upang muling manghuli. Hindi niya alam kung pagdating na doon sa kalagitnaan na pinagpupunta siya ng Panginoon ay kung mayroon pang isda siyang mahuli sapagkat magdamag na po siya ng huli, talagang wala. Pero because of the word of the Lord Jesus Christ, he received faith, and by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, nangyari po, mga kapatid, yung nais ng Panginoon sa kanyang buhay. Pinagpala po siya ng Diyos. So ganyan din po sa atin, mga kapatid. Kahit tayo ay wala sa comfort zone natin, kahit po hindi natin alam kung saan tayo tutungo, pero kung tayo ay mabubuhay sa pananampalataya, makatitiyak pa rin tayo, mga kapatid, na magtatagumpay tayo. Makatitiyak pa rin tayo, mga kapatid, na tayo ay nasa tamang direksyon na kung saan ito yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi pa rin tayo maililigaw. Hindi kailanman tayo maililigaw kung tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Kung kaya't mahalaga, mga kapatid, na tayo ay mabuhay sa pananampalataya. Ayaw ng Diablo. Ayaw na ayaw ni Satanas na makita niya na tayo ay namumuhay sa pananampalataya. Because he knows the result that faith will bring in our lives and for God's kingdom. Kapag tayo nabuhay sa pananampalataya, marami pa rin ang naliligtas. Marami pa rin tayo ang nahihikayat na manumbalik sa Diyos. Marami pa rin po ang nagiging aktibo sa gawain ng Panginoon. Marami pa rin po ang gumiginhawa sa buhay in spite of these situations. Marami pa rin po ang dumadako sa paglago, napuproduce sa mga leaders, mga disciples, nagiging active, masigasig, masipag sa Panginoon if we're going to live by faith. So ang pamumuhay sa pananampalataya ay nagdudulot ng katagumpayan. Katagumpayan sa pagkatakot, katagumpayan sa pangamba, at katagumpayan sa pagkabahala. And sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Pansin niyo po itong tatlong bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Sa tuwing merong pagkabahala, sa tuwing merong pangamba at pagkatakot na tayong nararanasan sa buhay. Itong tatlong bagay na ito, ang kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yung kapangyarihan, it is a life of ability and strength. Tayo po ay nagiging matatag, tayo ay nagiging malakas when we have this power that comes from God. At yung sinasabing pag-ibig, the love, which is unconditional love. Meaning, magagawa nating magmahal regardless of who they are and what they have done. Sometimes, kasi mga kapatid, sa totoo lang, ay may mga tao pa rin talagang mahirap pakisamahan, pakitunguhan. May mga tao nakakasakit pa rin sa atin, mga kapatid. This requires love that comes from God. And this is what we call unconditional love. Sapagkat hindi po natin maiiwasan pa rin yan. But praise God, hindi natin kailangan tumalikod sa pananampalataya. Hindi natin kailangan tumalikod sa ating relasyon sa Diyos. Tayo man ay nasasaktan. May mga taong nahihirapan tayong pakitunguhan. At minsan tayo din naman ay ganun. Nakakasakit din tayo at mahirap din tayong paminsan-minsan ay pakitunguhan. But when we have the love of God, which is unconditional love, mga kapatid, we're able to continue and understand these people and forgive these people. That is a life with faith. Living a life of faith. At ikatlo, yung pagpipigil sa sarili. Ito naman po kapag talagang emotionally, no, stressed na tayo, ha? At parang hindi na natin kontrolado ang mga nangyayari, magagawa pa rin natin makontrol ang anumang ating magiging tugon sa mga nangyayari sa paligid natin sapagkat we have this self-control. Praise the Lord for that, mga kapatid.
Kaya pag natutunan nating mabuhay sa pananampalataya, ito po yung mga ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Hanggat tayo'y nananatili sa Diyos, pagdating ng mga pagsubok, pagkatakot at pangamba, binibigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Binibigyan po tayo ng Diyos ng pagmamahal. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagpipigil sa sarili because we're living by faith. Tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya sa Diyos. And it is always available for us, brothers and sisters. Kaya mapansin natin din, si Abraham po. Alam niyo po ba nang si Abraham ay manampalataya, dahil may pananampalataya? Nang siya ay sumunod sa Diyos, he was 70 years old. Matanda na rin po si Abraham, mga kapatid. What I'm trying to say is, I want you to get this, that it's never too late to start to live by faith. Hindi pa po huli ang lahat upang tayo ay makapamuhay na may pananampalataya. And to live by faith is a call from God. Ito po'y inaasahan sa atin ng Diyos. Ito po'y pagkatawag sa atin ng Diyos na sinasabi niya, Kim, nais kong mabuhay ka sa pananampalataya. Pia, nais kong mabuhay ka sa pananampalataya. At ang bawat isa sa atin, it is a call from God. So what are we called? Paano saan tayo tinawag, mga kapatid, para mamuhay sa pananampalataya? Una, it was a call of salvation. Ito ay pagkatawag po sa atin ng Diyos para sa kaligtasan po, mga kapatid. Pansinin po natin si Abraham. Si Abraham po ay impluensyado ng kanyang pamilya na sila ay sumasamba o sila ay nasa lugar na kung saan ay mga pagano. Hindi po naniniwala sa Diyos natin. Hindi po naniniwala sa totoong Diyos na may likha ng langit at lupa. At si Abraham po ay lumaki talaga na walang pagkakilala sa totoong Diyos. Walang takot sa totoong Diyos, mga kapatid. Siya ay lumaki na kung saan ay naglilingkod sa Diyos-Diyosan. Maaring may takot sa Diyos-Diyosan. Pero hindi sa totoong Diyos. Kaya nang ito'y banggitin ni Josue sa Kabanata 24, talatang 2-3, makikita po natin dito. Ito po nakasulat. Sinabi ni Josue sa lahat ng tao, ito ang sinasabi ng Panginoon at Diyos ng Israel. Noon ang mga ninuno nyo ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates at sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Ang tinutukoy po rito ay ang pamilya ni Abraham. Isa sa kanila ay si Tera na ama ni na Abraham at Nahor. Pero kinuha ko si Abraham sa lugar na iyon at pinapunta papunta sa lupain ng Kanaan at binigyan ng maraming lahi, naging anak niya si Isaac. Kaya papansin po natin, itong sila Abraham kasama ang kanyang mga magulang at kapatid, sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan na si Nanar. Ito po ay Diyos ng buwan. See? A moon. God, Nanar. So kaya, mapapansin po natin dito nang tawagin siya ng Diyos, itong si Abraham, it is a call to salvation. For salvation, para kay Abraham. A call to salvation is a call to a new beginning. Sapagkat meron pong pagkatawag si Abraham sa Diyos. Gagamitin ng Diyos si Abraham, mga kapatid, upang dumami ang kanyang lahi. Kaya kinakailangan siyang ialis mula doon sa dating pamumuhay at bigyan ng bagong buhay. From old life to new life. Upang makapagsimula uli itong si Abraham. So when God called Abraham, Abraham answered, praise the Lord. At siya ay sumunod sa Diyos, mga kapatid. That's why true faith is based on the word of God and leads to obedience. Kapag pala tayo ay talagang totoong nanampalataya sa Diyos, nagagawa po nating sumunod sa Diyos. Kaya sinasabi po kanina ng ating teksto, ayaw ng Diyos na tayo ay tumatalikod. Ibig sabihin, kapag tayo tumalikod sa pananampalataya, ay hindi na po tayo sumusunod sa Diyos. Kapag ang pananampalataya ay hindi
nagbunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, yan po ay hindi totoong pananampalataya. If faith doesn't lead to obedience, then it's not a genuine faith. Kaya sa atin ang nangyari po, mga batid, sapagkat ang Diyos ay may plano sa buhay natin, na alam natin na ang tao ay nagkasala, kasama po tayo, tayo doon naging makasalanan tayo. But no one can stop the plan of God for our lives. That's why God gave us His love, the unconditional love, to forgive us, para po tayo ay makabalik sa plano ng Diyos. Kaya kinakailangan niya tayong iligtas, mga kapatid. So yan ang unang ginawa sa atin. Sa pamumuhay natin sa pananampalataya, mga kapatid, kinakailangan tayong alisin sa dati nating pamumuhay. Sapagkat yung kasalanan na ating tinaglay ay patungo po yan sa kapahamakan. At ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. At dahil nais ng Diyos na tayo ay mamuhay sa pananampalataya, kinakailangan tayong iligtas ng Diyos mula sa kapahamakan. And praise God, we listen and obey God. Praise the Lord for that. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa atin, mga kapatid. Hanggang ngayon, iyan ang panawagan ng Diyos. For all have sinned and fall short from the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. The good news is, until now, God saves. Hanggang ngayon po, ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ay may panawagan sa bawat isa sa atin ng kaligtasan. Another thing is, it was a call of separation. To live by faith, it's a call of separation. Para maintindihan po natin ito, sa unang Pedro, kabanata 2, talatang 9. Unang Pedro, kabanata 2, talatang 9. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hangan niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hangan niyang kaliwanagan. So pansinin po natin ito, mga kapatid, ano, na sinasabi po rito na tayo ay mga pinili ng Diyos. Siya ang tumawag mismo sa atin, mga kapatid. Mula sa kadiliman, makasalanang pamumuhay, walang direksyon, hindi alam ang patutunguhan, tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Kaya tayo ay unti-unting naliliwanagan, at sa iyong pagpapatuloy sa pamumuhay na may pananampalataya, unti-unti mong makikita ang layunin at plano ng Diyos sa buhay mo. So nang tayo ay naligtas, mga kapatid, iniligtas tayo sa makasalanang buhay at kasamaan. So kung kaya't ihiwalay na natin. It is a call of separation. Ihiwalay na natin ang ating mga pamumuhay sa mga bagay na humahad lang sa ating pabalik sa dati nating pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Again, ayaw ng Diyos na tayo ay tumalikod at bumalik sa dati nating pamumuhay. Mga kapatid, kaya importante ang pamumuhay sa pananampalataya. At again, ito ay personal na pananampalataya. Kaya importante na tayo ay lumalago sa ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat tayo ay mabubuhay sa pananampalataya, ibig sabihin, mahalagang magkaroon ng pagkahiwalay. Hindi po ng mga mag-asawa, hindi po ng mga magkakapatid, hindi po ng mga mahal sa buhay at magkakaibigan. Hindi po ganon. At yan ang gusto ni Satanas. Pero ang sinasabi po rito, tayo ay mahiwalay, ay makita po sa atin ngayon yung dati nating buhay sa bago nating buhay ngayon. Makita po sa atin yung mga pagbabago
na nagaganap sa atin dahil tayo ay namumuhay sa pananampalataya. Sapagkat hindi po maaari na mamubuhay tayo sa pananampalataya and at the same tayo ay nasa dati pa rin tayong pamumuhay. Kaya maraming nagiging talunan pa rin sa kanilang pamumuhay bilang anak ng Diyos. Sapagkat tayo ay iniligtas, at importante rin na tayo ay maalis na sa dati nating pamumuhay, mahiwalay sa dati nating pamumuhay. Kaya sabi po ng 2 Korinto, Kabanata 6, talatang 17 hanggang 18. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sapagkat sa ating sitwasyon at panahon, kapag nagiging mahirap ang ating kalalagayan sa buhay o nagkakaroon ng conflict in our relationship with others or within our family, doon po tayo nagkakaroon ng problema sa ating pamumuhay sa pananampalataya. Kaya dapat sa panahon at sitwasyong ganon, importante po na tayo ay mahiwalay. Maipakita po natin sa tulong ng Panginoon. Sapagkat, sabi ko nga sa inyo, kapag tayo namumuhay sa pananampalataya ng ayon sa kalooban ng Diyos, pinagkakalooban niya tayo ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya pag may mga sitwasyon, kalalagayan, problema, pagsubok, may mga tao, nagkakaroon tayo ng conflict, maipapakita natin na tayo ay mahihiwalay sa kanila. Hindi tayo magiging katulad nila. Kung sila ay nang-aaway, pero tayo hindi mang-aaway. Kung sila ayaw tayong patawarin, pero sila ipapatawarin natin. So nagkakaroon ng pagkahiwalay. Nagkakaroon ng pagkakaiba, mga kapatid. At dahil doon, ang sabi po rito, kayo'y aking mga anak at ako ang inyong Panginoon, magiging ama ninyo. Sabihin, God will provide all our needs. Hallelujah. And sabi ng 1 John chapter 3, verse 9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. At dahil Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Ang totoong anak ng Diyos ay hindi magpapatuloy o mananatili sa kasalanan, sapagkat meron tayong Diyos na buhay na tinanggap. At ang Diyos na buhay na yan, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang tutulong sa atin. Kung una, totoo ang ating pananampalataya sa Diyos. We're not perfect. Umabaksak, nagkakamali pa rin tayo. But because we have the Holy Spirit that is within us, we have this power, love, and self-control. Nagagawa po nating tumindig at tumayo muli. That's why no one can put a good man down. Sabi ko pa nga po sa inyo, di po ba? So, hindi mo masasabi na ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan at pagsuway. At kapag ikaw ay talagang anak ng Diyos at hindi ka nabubuhay sa pananampalataya, ibig sabihin ikaw ay nasa pagtalikod sa Diyos. Mas lalong magiging mahirap sa atin ang mabuhay. Magiging mapagkudwari tayo sa maraming bagay. Maraming ganyan na mga tumalikod. Kumustahin mo at sasabihin pa nila ay nasa mabuti silang kalagayan. Paano mo masasabing nasa mabuti kang kalagayan kung ikaw ay hiwalay sa Diyos at ikaw ay anak ng Diyos? At marami nang nagpatotoo sa ganyan. Sabi nila, sa totoo lang, Pastor, hirap na hirap kami. Well, kung talagang ikaw ay tunay na anak ng Diyos, it's not too late to go back to live by faith. Because for without faith, it is impossible to please God. We need to live by faith. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung pagkahiwalay. May pakita natin ang kaibahan, mga kapatid, mula sa makasalanang pamumuhay na pinatawad na ng Diyos.
mula sa magulong pamumuhay na may kapayapaan ng Diyos. Mula sa sumpa, pinagpala tayo mga batid. Mula sa ating mga kahinaan, may kalakasang ipinagkakaloob ang Diyos. Mula sa pagkalungkot, may kagalakan. Mula sa kahirapan, may kaginhawahan, mga kapatid. Mga pinatawad, ngayon ay nagpapatawad. Minahal, nagagawa na nating magmahal. Tandaan po natin, ang sabi ng Hebrews 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng ganimpala sa mga humahanap sa Kanya. So it was a call for salvation, of salvation and of separation. And third, it was a call to service. Paglilingkod, mga kapatid. So ikaw naman ay mabubuhay hindi lang bilang pinagpala, kundi mabubuhay ka bilang pagpapala. Ulitin ko po, ang anak ng Diyos ay hindi lang nabubuhay sa pamumuhay na pinagpala. Ang pamumuhay sa pananampalataya ay nabubuhay din bilang mga pinag o bilang mga pagpapala. Sapagkat nakikita nila sa atin ang kaibahan. Nakikita nila sa atin na sa kabila ng mga problema at pagsubok, ay nararanasan natin ang magtagumpay. We become a good example. We become a blessing, mga kapatid, sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa ating ginagawang pagpapatuloy sa pananampalataya, na kung saan ito po ay paglilingkod sa Diyos. So nagagawa nating magministeryo, maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. So God has called you and I to a life of service. Yung paglilingkod sa Diyos. Una, we are to serve God. Who are we to serve? Number one, we are to serve God. Sa unang Tesalonikano, kabanata 1, talatang 9, ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Kapatid, ikaw ba ay naglilingkod sa Diyos? Gamitin mo ang buhay mo para maparangalan ang Diyos. Gawin mo ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ito'y paglilingkod sa Diyos. At masasabi natin tayo naglilingkod sa Diyos kung, pangalawa, if we are to serve each other. Sa bawat isa sa atin, mga kapatiran, mga kapatid. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, yung pagiging makasarili. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Because we have differences. May conflict pa rin. But when there is love, magagawa po rin po nating paglingkuran ng isa't isa. Ang ibig sabihin ng paglingkuran ng isa't isa, hindi lang sa material na bagay. Ang mga nangangailangan ng biyaya ay pagkakalooban natin ng biyaya mula sa Diyos. Ang nangangailangan ng kapatawaran ay papatawarin natin, mga kapatid. Ang nangangailangan ng pagmamahal ay mamahalin natin, kapatid. Ang nangangailangan ng pagtanggap ay tatanggapin natin, mga kapatid. Yan ang paglilingkod sa isa't isa, na ibibigay natin yung pangangailangan ng isa't isa. Kung kailangan ng lawakan natin ang pangunawa sa ating kapatid, ipagkaloob natin. Yan po ang ibig sabihin ng paglilingkod natin sa ating kapatid, mga kapatid. Let us serve each other. At ikatlo, we are to serve the unbelievers. Colossians chapter 4, verses 5 to 6. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. At ang sabi ng Matthew 25 verse 40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa.
So ang lahat ng ito, paglilingkod natin, ay sa Panginoon natin ginagawa, mga kapatid. Ikaw ba ay naglilingkod na sa Diyos? I encourage you. Because you are saved, live in separation, and in service to God. Diyan po tayo tinawag ng Diyos. Yan ang pamumuhay na may pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Nawa sa ating series na ito, pag tayo uling bibitiw, dalawang linggo po natin itong tatalakayin, living a life of faith. Because to live by faith is a call for a new beginning. It's not too late. A changed life and to become a blessing. So tayo po'y manalangin ngayon. It's not too late to live by faith. Nais mong mamuhay muli na may pananampalataya sa Diyos. Maari mong simulan ngayon. Ipagpatuloy mo yan, kapatid. Mabuhay tayong kinalulugdan ng Diyos at naglilingkod sa Diyos, sa ating kapatiran at sa ating kapwa. Amen? So praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Tayo pong lahat ay pumikit. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito na muli ay pinaalalahanan mo kami mula ng iyong mga salita, ang pamumuhay sa pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang buhay na ito ay makitaan mong namumuhay sa pananampalataya. Kaya idinadalangin po namin maging ang aming mga kapatid, Panginoon, na tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Tulungan mo po sila, Panginoon, na muli silang makabalik sa kanilang pamumuhay na may pananampalataya. Maraming salamat, dakilang Diyos, at sa aming tatalakayin o series na ito. Hayaan mo po, Lord, tulungan mo po kami na makapanatili kami, Panginoon, sa aming mga tatalakayin patungkol sa pananampalataya. Upang sa aming sitwasyon at kalalagayan ngayon, magawa pa rin naming magpatuloy at magtagumpay. At maranasan po namin yung buhay na ipinagkaloob mo at nais mo para sa amin. Para sa iyong pangalan at para sa iyong kaluwalhatian lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So praise the Lord. Kung meron po tayong mga first-timers ngayon, mga kabadid, just open your heart, surrender your life to Jesus, and live by faith. It is a new beginning for you, brothers and sisters. Sa ating mga kapatiran, mabuhay po tayo na may pananampalataya, may pagsunod sa kalooban ng Diyos, at patuloy na maglingkod sa Diyos. So to God be all the glory. So stay safe and stay healthy. Okay, so praise the Lord in the name of the Lord Jesus Christ. Praise God. Hallelujah. With Pastora Pia at mga kapatiran natin, mga nakasama ngayon at susunod na kayo, mga kapatid. Hallelujah. Salamat kay Ate Mirasol, kay Ate Rica, kay Ate Crisel, kay Kuya Donnie, at kay Christian. And my name is Pastor King. Always remember that we are a family. Thank you also kay Brother Angelo. God bless you, mga kapatid. To God be all the glory. Have a blessed night. Bye-bye. Your love in me has set me on fire. This joy I feel brings me to life. Let songs of praise fall off my lips.